For example, si A and B ay kasal pero dineclare ng court na void ang kanilang kasal. After decision ng court, final si A nagpakasal ni C. Valid ba ang kanilang kasal, Kuya Mark? Ang kasal ni A and ni C, void. Bakit? Kasi nagpakasal siya na hindi pa dineclare o hindi pa na registered yung annulment of marriage sa first marriage niya. Kailangan yung decision ng court for the annulment of marriage, kailangan mo nang ipa-registered yan sa local civil registry. Kung may mga properties kayo, yung partition of the conjugal property, i-registered nyo yan sa registry of deeds. Pag may mga anak kayo sa first wife mo, kailangan mag yung distribution of the presumptive legitimes, i-registered mo din yan sa local civil registry and sa registry of deeds bago ka magpakasal ng pangalawa. Si Gina V. Sagubat, Papasin, how many years po ba, Kuya Mark, talagang usually ang mag-grant ang annulment? Wala siyang tinatawag na specific. Minsan 8 months, minsan 1 year, minsan 2 years, minsan nga umabot ng 5 years. Lalo na pag nag-oppose. May mga opposition. For example, nag-file pa ng opposition yung asawa mo kasi ayaw niyang mag-move on kasi mahal ka pa rin niya. Parang ganun. I-defense po, dinipend saan po niya yung kasal ninyo. Or hindi nagpapakita, no? May mga ganun. No? Minsan nga umabot ng 10 years. May isang kaso na nakita ko, umabot ng 10 years. This is a celebrity case, celebrity na couple. 10 years bago na-grant yung annulment nila. Kasi hindi nga nagpapakita. Pinag-usapan natin last time, Kuya Mark, no? Walang default. Itong konsepto ng default. Ibig sabihin, pag hindi nagpakita itong other party, pag tinawag, ay hindi masasabi na, okay, you're in default, then we will rule on evidence. Hindi, aantayin mo nga magpakita ulit. Oo, parang ganun. Kung vindictive ang ano mo, no? Oo, tama. Ay, sabi niya, gusto mo mag-file ka, pero didribble ko to. Yun lang. Kaya medyo, hirapan ka. So, walang specific na time kung gaano katagal. Minsan, ginagawa to ng ano kung may bago ng jowa. Diba? Tapos alam niya, nagpa-file ka lang ng annulment kasi gusto mo na magpakasal dito. Ay, gagawin ng partner. Di ba, loko, hindi ko pwede magpakasal hanggang saan. Oo, parang ganun. Diba? So, yun yung ginagawa ng mga tao. May iba dyan na dinadribble ang annulment para magtagal. Oo. May mga ganun na may topak sa utak. Obvious naman, psychological incapacitated na talaga yon pag ganun, diba?